Sound check. Test mic. Sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ang mga top requested stocks, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po ang notification bell para palagi po kayong panonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. Subscribe, click all button. Okay? Tapos, okay? So, syempre, kahapon guys, kagabi, so, meron na po tayong upload na dalawang videos, no? Okay, so, punta lang po kayo rito sa home. Ayan. So, we have here the top trending stocks, part 1 and part 2, no? So, bali kay part 1, so, we have dito, MY, AR, MM, ASEN, C, MRC, PHR, NOW, PSEI, JFC, and PHA. Tapos sa part 2 naman, we have Wilcon, SPC, CEB, Green, IDC, SSI, HLCM, CHP, FLI, MWC, RLC, and VLL. Ayun, no? So, pwede nyo pong panoorin si part 1 and part 2 ng ating top trending stocks kahapon. And syempre dito guys, so don't forget to follow my account. Yan sa may Investagrams. So, paka-search lang po Stock Play and follow my account. Ayan. And syempre, sa Facebook rin, meron ano. So, bali, Stock Play rin yung ano ko. Yung pangalan ng page, no? So, anyways, let's start. So, magsimula tayo dito kay Didi, ano? So, dito kay Didi kasi, kung papansin ninyo, no? Right here. So, punta tayo sa weekly chart. O, diba? So, sa part na to kay Didi, we have here the downtrend line since 2016, ano? Diba? Ayun, no? Series of touches, lower highs, right now. Okay, so wala pa tayong breakout sa part na to. Diba? Tapos, so dito kay daily chart, kung titignan natin, right here, let me check first. Ayan. So, siya ay nag-rally, ano? Diba? So, breakout dito sa May 14 or 15 pesos. So, bali, ang next resistance natin for DD is here. 15.6 pesos, no? Pero sabi ko nga, still siya ay nasa baba nung downtrend line. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-check natin yung kanyang moving average. So, let's start with 50. So, kay 50 guys, medyo malayo. Okay? Tapos kay 100, ayun, support, no? Kay DD. Right here, diba? So, siya ay nag-bounce here, no? Tapos, so kay 200 naman, oh, wala pe. Diba? Siya ay nasa baba pa ng 200-day moving average. So, meaning nun, guys, si DD is still bearish pa rin, no? So, dapat kasi, siya ay nasa taas nung 200-day moving average. And pangalawa, dapat siya ay mag-breakout sa may downtrend line, no? Tapos, i-check natin kay Cloud. So, dito naman kay Cloud, guys. So, medyo sideways na si Cloud, eh. Diba? So, ang pinaka hinihintay natin dito kay DD is mag-breakout nga dito sa may downtrend line and as well kay 200-day moving average. Hindi ba? So, ito kasi magiging ano yan eh. Pinaka-resistance, no? Si 200-day moving average. Okay, so wala pa namang retest dito for ano, no? For a breakout. Ayan. Tapos, so,
KRSI resistance na rin to. So we have here multiple touches, 1, 2, and 3. So tignan natin kung makakapanik, no? Tapos, so dito kay MACD, so siya ay nag-print out na ng ano eh, higher high dito sa maze to ground. Ayan, so good sign to, no? Tapos, kay volume, so meron siyang volume guys, no? Breakout. Ayan, so breakout siya guys to. Breakout, ayan o, diba? So tingnan natin kung makakapanik na or magre-retest sa may ano, no? Sa may ano niya, downtrend line. Still wala pa eh. Tapos next natin si TL. So dito naman kay PLDT. Ayan, so binuhusan ano. So right now tayo ay nasa support. So dito guys sa may 1,320 ano pesos. So yung ano natin dito, yung pinaka next support is here sa 1,280 na. Diba? So based dito possible lang ano, possible siya ay head and shoulder pattern, diba? So we have here the head or the left shoulder right here, left shoulder, tapos head, then right shoulder. And kung papansin ninyo, so dito kay Cloud, okay, so medyo ano no, medyo sideways at pababa si ano, si Cloud, di ba? Oh, so pababa yung trajectory ng Cloud natin, kaya medyo ingat-ingat muna dito kay TEL, no? Oh, ayan. So tingnan natin kung siya ay bubuhusan or magbabounce, no? Tapos kay moving average, so nabasag na si 50, no? 100. Okay, so basag na rin si 100. And si 200. Ayan. So this is huge, no? Ayan, so tignan natin kung siya ibubuhusan nga dito sa next support. Diyan. Tapos malapit dito sa may 200, no? Ayan, no? Right here, di ba? So let's see. Okay, nagko-converge kasi si ano, si 50 and si 200 day moving average, no? Ayan, no? Si blue line at si red line is naglalapit. O, ayan. Tapos nag-print out nga ng head and shoulder pattern. So, tignan natin guys, ano? Let's see. At sa part na to, mukhang bearish eh. Diba? Head and shoulder. Tapos nagko-converge si 200 at 50. Tapos, so we have here the crossover, bearish crossover kay 50 at 100 day moving average, no? So let's see, let's see. Tapos so dito naman kay RSI, so tayo ay nasa support, diba? O ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, pagka di nag-hold, the sell-off tayo rito kay TEL, no? Ayan. So, tignan natin, ano? Let's see. Let's see, let's see, let's see. Ayan. So, we have here a possible dito. Support, tapos meron ba dito? Is possible at support. Ayan. So, tingnan natin kung magbabounce or sell off, no? And kay MACD, lower low right here sa may ano natin, ano? Dito sa may histogram.
Tapos nag-flip na ulit si MACD line pababa. So this is bearish pag ganyan ano. So sa volume din wala eh. Triple tap na. So we have 1, 2 and 3. Ah, di ba? Triple tap pattern. So right now, so bali ang magiging support natin for this one is here. Ayan, support, no? So kung di mag-hold dyan, edi sell off ka tayo kay TEL. Ayan, so tingnan natin ano. Tapos meron ba tayong trend line? Okay, so possible ito yung trend line niya, diba? Ito, so we have 1, 2, 3, 4, and possible 5 dito. Diyan. Ayan, so tignan natin, ano? Let's see. Okay. So let's continue. So next natin si DMC. So dito naman kay DMC guys, so siya ay nag-breakout ulit, no? Nice. So nice breakout. So ang resistance natin for this one is here, 6.25, no? Series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Diba? 6.25. Malapit dun guys, no? Tapos yung support, syempre, eto yun. Si 5.95 pesos. Ayan. 5.95. So, based dito guys, kung papansin natin, so, siya ay parabolic. Diba? Right here. Oh. Okay. So, siya ay parabolic guys eh. Super huge siya, no? Tapos, so, sa moving average naman, so, we have here 50, 100. So, medyo malayo, ano? Diba? Tapos, 200. Ayun. So, we have here the golden cross. Diba? Ayun. Golden cross, guys. Kay DMC. Nice, no? Tapos, kay Cloud. Okay, so, pataas yung kanyang eto. And eto. Si upper cloud and si lower cloud, no? Diba pataas parehas? So, meaning guys, bullish talaga to. Si DMC, no? O, ayan. Then, here. So, breakout. Nice. Okay. So, bali ang next target is here. So, dito guys. Diyan sa part na yan. So, tignan natin, ano? Let's see. Ayan. Tapos, dito kay MACD. So, we have higher high. Right? Higher high here. Nice. Tapos, sa volume, bullish, ano? Ayan, no? So, we have here a strong breakout. Ah, diba? So, breakout to, guys. Breakout. Nice, nice. Good, good. So, yung next natin is si Tech. So, meron na ba tayong Tech? Alapan. Tech. Ayun, so, wala pa. So, dito kay Tech. Okay. So medyo naubo. Ayan. So dito kay Tech, so siya ay lower highs eh, 'di ba? Right here. So we have lower highs. Ayan, no. Lower highs tapos
higher dose. Di ba? Ayan, no? Lower highs and higher lows right here. So, tignan natin kung saan magbe-breakout to. No? Ayan, kasi triangle pattern to eh. Tapos, siya ay nasa support. So, dito yon sa may 6.7 pesos, no? So, i-check natin sa may ano, 1-hour chart. Di ba? O, symmetrical triangle pattern eh. So, sa part na to, possible, edi syempre, dalawa lang, ano? So, kung sa baba magko-close, edi bearish, no? And kung sa taas, edi bullish. Ayan. So, tignan natin kung saan magbe-break out si Tech, no? This week. Ayan. Tapos, sa moving average, 50. So, medyo malayo. 100. Okay. 200. Ayun. So, siya ay nasa bingit, no? Bingit ng kamatayan. Ayan. Kasi, ano to eh? So, bali crucial to eh. No? Si 200 day moving average. So, dapat kasi siya ay mag-stay dyan. Okay, sa may taas ng 200 day moving average natin. So, pagka hindi, edi bearish tayo, no? And kay Tech. Okay, tapos, so, dito naman kay Cloud. So, medyo flat. Okay, so, nagkikreate siya ng base right here. Flat, tapos flat din to, no? Ayan, so, tignan natin. Tapos, so dito naman, right here. O yan. Series of lower highs pa rin eh. Diba? Bearish pa rin guys, no? High, lower, high, lower, high. Bearish, no? O yan. So, tingnan natin kung magbabounce here or boom. Dito guys, no? So, tingnan natin kung siya ibubuhusan or magbabounce. Ayan. Diba kasi trend line to eh. Since June, ano? June 2020. Tapos, so dito naman kay MACD, lower lows, bearish, no? Lower lows, kay histogram, tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. Tapos, so kay volume, so, wala pa tayo sa may support. Ayan. So, let's wait na siya ay mauntog dito sa part na to, no? Ayan, kasi series of touches, eh. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Diba? Ayan, so, tignan natin. Tapos, yung next is Tech, tapos SHLPH. Pilipinas Shell. So, check natin to, no? Ayan. So, rito siya rito. Sa kanyang resistance. Ayan. Sa may 22 pesos. So, pagka nag-breakout to, guys, edo yung next target natin is 24.3 pesos, no? Ayan. Sa 24 na yung next. Let's see. Tapos, moving average, so 50, layo, 100, malayo rin, 200, nagko-converge. So, ayan, no, diba? So, si 200 at si 50 day is naglalapit. So, possible, ano to? Golden cross, no? Ayan, so tignan natin. Let's see, pero this is a good sign. Tapos kay Cloud. Ayan, patas na yung ano eh. Yung ating trajectory dito kay Cloud eh, di ba?
Tapos dito, KRSI, okay, so na-hit na yung ating resistance. So na-hit na guys. So pretty clear. Tapos dito naman kay MACD. So let's see. So medyo ano na to eh. Series of lower highs na eh, di ba? Oh. Right here is higher high. So tignan natin kung siya ba ay sustainable, no? This week. Ayan. Tapos sa volume, so grabe volume na to, no? Diba talagang pinasukan to. Support is here. Dito. Ayan. Save natin. Save. Tapos yung next, si DNL. Right here. So dito naman kay DNL. So ayan. So siya i-break out sa part na to, no? Break out. So yung next ano natin dito, resistance is nasaan? So possible dito eh. Pero wait lang. Meron ba tayong ano dito? So ayan, so resistance to guys, no? Right here. Okay, so dito. Diyan. Tapos yung next is here. Right here. Diyan. So tingnan natin kung makakapanik, no? So bali ang ano natin dito, ang pinaka next target natin kay DNL is here sa 8 pesos. 8 pesos guys. Diyan. No? So tingnan natin. Tapos sa moving average 50, tapos 100, tapos 200. O ayan, so meron tayo ditong golden cross, no? Kay DNL. Nice, nice. Tapos kay Cloud, so pataas eh, di ba? O ayan, pataas yung kanya trajectory. Ayan. Okay. Tapos dito naman kay RSI, so siya ay nag-bounce na, no? Since sa part na to ay support. Ayan, support to eh. Diba? Strong support, tapos breakout dito, no? Sa lower highs. Nice. So tignan natin kung siya ay makakapanik dito, no? Sa may overbought area niya. And here kay MACD, so possible bullish crossover, no? So let's see if this one is magpe-play out. Ayan, si bullish crossover, tapos okay. So dito kay histogram, higher lows. Okay, so based dito bullish ano, si DNL. And here sa volume, so breakout na din eh, di ba? So ayan, so we have here the breakout, fresh breakout na kay DNL. Nice, nice. Tapos yung next natin si PXP. So dito kay PXP guys, o ayan, so siya ay nasa may support, no? Sa 13.3. Okay, sa malapit dito guys, pero 13.6 siya ngayon eh. So yung ating resistance for PXP is here sa 14 pesos, ano?
So tignan natin kung siya ay magre-retest for a breakout. Ito si PXP. Ayan. So pagka naman hindi nag-hold, edi syempre meron tayo ditong trend line, no? So possible dito, guys, sa ano ba to? 13 pesos, no? Ayan, so pwede siyang malaglag dyan sa part na yan. Tapos sa moving average, 50, 100, tapos 200. Dayo. Okay. So malayo, guys. Tapos kay Cloud. So kay Cloud naman. Okay. So flat pa rin, eh, di ba? Flat si upper and si lower. So tignan natin. So dapat kasi mag-print out to ng higher high, no? Still wala pa naman, eh. And here, so siya ay nasa may support. So dito, guys, sa may RSI, no? So tignan natin kung magba-bounce. Tapos kay MACD, so nagko-converge. Ayan, tapos higher low dito, no? Sa may ano natin, histogram. Tapos kay volume, ayan, so nag-bounce, no? So we have here a bounce. Ayan, so dapat mag-print out to ng higher high. Ayan, so tignan natin right here. O, dyan. So yung next is si MAC. Ayan. So dito naman still sideways pa rin, guys, eh, di ba? Ayan. So tignan natin kung paano magre-react yung market, ano? Series of lower highs pa rin, eh, di ba? So we have 1, 2 and 3 lower highs, no? So meaning niyan si MAC is ano, nasa consolidation siya right now. Ayan. Tapos so bali ang support natin for this one is 7.7, tapos yung resistance is here sa 8.2, no? So pagka di nag-hold dito sa may support, so possible dito tayo sa 7.4, no, pesos. Ayan. Tapos kay moving average, 50, layo. 100, layo. Tapos 200, malayo. Hindi ba? So still ano pa rin naman. Still intact pa rin to, no? Si moving average. Tapos kay Cloud, wala, flat, eh, di ba? Oh, ayan, si lower Cloud at si upper Cloud is flat. Tapos dito kay RSI, so sell off, guys, pero siya ay malayo pa sa may support, di ba? So ito kasi support diyan. Tapos kay MACD, lower lows pa rin. Dito kay histogram, so still bearish pa rin to, no? Tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. Ayan. Tapos sa volume, lower highs din, bearish, no? So we have high, lower high, lower high. Ayan. So tingnan natin. Tapos yung next, okay, si Nickel. Oh, ayan. So dito kay Nickel, so wala siya sa may support, no? So ang support natin dito kay Nickel is here sa 4.6. Ayan, kasi trend line to, eh. Trend is our friend, no? So we have 1, 2, 3, and eto, okay, 4 possible dyan sa may ano,
4.6 pesos na. So tingnan natin. Tapos moving average 50. Okay, tapos 100 and 200. Layo ng 200, oh, 'di ba? Ayan, tapos kay Cloud. So dito kay Cloud. Ayan, so flat parehas, ano? Si upper cloud at si lower cloud. And here, so nag-play out na ito, ano, si bearish divergence. So that's why siya ibinhusan. Tapos kung papansinin natin, oh, ayan, so trend kasi ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Pero right now, siya ay nag-close sa may baba. Diba? Right here. Ay, hindi pala. So, nag-bounce pala siya. Pero still, take note, ano? Tayo ay malapit lang sa may trend line. Ayan, kaya anytime pwede pa itong buhusan. Tapos, lower highs pa rin, no? High, lower high, lower high, lower high. Ayan. And sa ating MACD, so possible bearish crossover, ano? Ayan, so nag-converge na si MACD line at signal line. Tapos kay volume, so parang siya ay magre-retest dito, guys, right here. Ayan. So tingnan natin kung mag-ano, ano? Mag-breakout siya sa may Wednesday. Ayan. So next natin ay si Fruit. Ayan, so last 3. At medyo kulang pa ako sa tulog. Ayan. So last 3, tapos si Fruit. Okay, so na-hit na yung ating target. O, diba? So na-hit na yung ating trend line. So possible is pullback, no? Kung di siya makakapanik sa may taas. Okay, so around here sa may 1.6. Okay. Tapos yung sa resistance, so we have here 1.68. Ayan, so tingnan natin kasi trend line yun eh. Tapos kay 50, tapos 100. Tapos 200. Ayun, so we have here the golden cross, no? Ayun, no? Diba? Si 50-day at si 200-day is nag-cross na. Ayan. Tapos, kay Cloud. Okay, so pataas na rin yung kanyang trajectory, no? Diba? Grabe. Ayan. So, dito kay RSI. So, tingnan natin kung makakapanik dito sa may resistance, no? Tapos, ano pa ba? Ayan. So, ito naman kay MACD. So, siya ay higher high na. Nice, no? So, bali dito, shakeout dyan. Ayan. So, shinake lang dun sa part na yun yung mga weak hands, no? Ayan. Tapos, dito, breakout. Nice, nice. Diba? So let's see, tapos last 2, talagang inaantok ako. Hindi ko mapigilan. Ayan, tapos ano pa ako, nangangati pa yung lalamunan ko. Ganun kasi kapag may allergy, kumakati yung lalamunan, especially pagka ano, pagka bagong ligo. Bagong ligo kasi ko eh. Ayan. So sa part na to kay BSC, siya ay nasa support. Okay? So dito sa may 0.3. So pagka hindi nag-hold, the sell off tayo rito sa may second support sa 0.26, no? At tapos meron tayo ditong ito right here. So meron tayo diyang flat line, ano?
Tapos confluence yan dito sa may support natin. 0.26. So, ayan. Tapos, so sa part na to, let's check. Ayan. 50, tapos layo eh. 100, 200. Okay, so meron na tayo dito ng ano, no? Golden cross, guys. Ayan, kay BSC. Tapos, RSI. Okay, so parang di na na gold sa part na to eh, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Di ba? So, trend line yan, guys, no? So, sa part na to, siya ay nag-close sa may baba, no? Yung ating trend line. So, meaning bearish to, guys, no? Ayan. Di kasi nag-bounce dun eh, sa part na yun, di ba? Tapos, dito, nag-flip na rin pababa si MACD line. Tapos, series of lower highs dito sa may histogram. So, based dito, guys, kay MACD, siya ay bearish, no? Bearish. Tapos dito sa volume, so sell off siya, guys. Take profit na yung mga big players dito sa part na to, no? Diba? Ayan, no? Tapos yung next is, ayan, so last na to, guys. At medyo naiidlip na ako. Ayan. Okay, so dito naman kay FNI, still sideways pa rin eh. So i-check natin dito sa may 1-hour chart. So nag-breakout, guys, sa may taas, pero still siya ay sideways, no? Di ba? Ayan. Tapos, so bali ang support natin for this one is 2.2, and si next is ano ba to? 2. Okay. 2 pesos. Tapos, ayan. Okay. So, 2 pesos nga yung next, no? 2.2. Tapos, yung resistance is 2.35. Ayan. So, we have 1, 2, and 3. So, possible dito, guys. Kung papansinin natin, ano? So, siya ay possible na cup with handle pattern. O, diba? Cup with handle pattern, guys. Possible, no? Ayan, no? So, tingnan natin. Tapos, 50 day, 100, tapos, dayo eh. Tapos, okay, 200. Okay. So, still, ano pa naman siya, intact pa naman, ano? Tapos, kay Cloud. Ayan, so medyo sideways rin tong si Cloud. Ayan. Tapos dito naman, kay RSI, sideways pa rin. O, ayan. Still sideways eh. Naantok ako. So we have here, okay, so parang trend to, no? Diba, parang trend line. Ayan, so tingnan natin kung magbabounce or sell off nga rito sa may next support. Tapos, okay. So, next natin kay MACD. Okay, so ano ba to? Sideways eh, no? Ayan. Bearish, guys. Ayan. So, bakit? Kasi binuusan eh. Ayan. Pero, i-check natin dito, no? So, based dito sa daily chart, still siya ay nasa support. So, konting pitik lang, pwedeng umangat to, no? Ayan. Kasi malapit lang sa may resistance eh. So, based dito sa may daily chart, no? So, ayan. Ayan, tapos trend line. So yung kanina kasi naka 1 hour chart tayo eh, di ba?
So dito sa daily chart, so we have 1, 2, and possible dito 3. Okay, so possible pambuusan to, guys. Series of lower high. High and lower high, no? So tingnan natin. Ayan. Tapos dito lower highs right here, 'di ba? Ayun, tapos si MACD line. So para siyang nagpi-flip pababa. So medyo bearish to sa part na to, no? Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating part 1 ng mga top requested stocks. So mamaya po ulit, meron po tayong part 2. See you sa next video. Bye-bye.